Good morning, guys. Coffee tayo. Good morning. Ito yung trabaho ko ngayon. But before na mag-start ako na mag-share ko yung trabaho ko ngayon, guys. Kaya ito, magkape muna tayo at titingnan ko yung pagkain ko na tinapay kasi inuna ko muna yung makina. Ay, sunog. Ay, nako, nasunog ang tinapay ko. Sunog ang tinapay ko, yan. Tapos with peanut butter, yan ang favorite ko, peanut butter. Ito masarap na ano, na palaman. Teka muna, titingnan ko muna yung makina ko, guys, kasi nakasalang yung 10 kilos coffee na gigiling ko ngayon at yung mga makina. Ito siya. Maandar yung makina ko. Tapos yan. Yung pure. Yung coffee, guys. Yan. Sarap. Wow! Sarap ng coffee. Wow! Sarap. Ito, guys, mag-uwi ako sa Pilipinas. Pero hindi yung gaya yung ginagawa nila, hindi. Ang masarap pa yung Turkish coffee, yung maitim. Ito, kailangan ito, paitimin mo. Sila kasi, ginagawa nila brown lang. Pero pag uwi ko, gagawa ako kasi dami niyang ganito. Gusto ko yung maitim na coffee, tapos mabango. Pure coffee. Yan, 10 kilos yan, guys. Ay, hindi, 25 kilos. Hindi lang 10 kilos kasi nandito yung sako. Tahimik na bahay. Ito yung tahimik na bahay ng amo ko. Yan o. Oh. Nabuhay pa rin yung ano ko o. Oh. Yan. Ito yung iniwan kong ano. Yung bamboo plant ng amo ko. Tinalian ko din siya ng ano yan o. Oh. Alisin ko mamaya yan. Nilinis ko na yung ano. Yung tubig. Ito yung pabubuhayan ko na rose. Itatanim ko na agad ito kasi nga oh, may ugat-ugat na. Kaya mamaya sikasuhin ko pag nakatapos na ako na mag ano. Itatanim ko yan kasi yung isa na matay. Yan. Tapos, ano, ito yung sako niya, guys. Eh, nasaan na ba yung sako ng, ano, ng, saan ko ba nilagay? Yung sako ng, ano, ng coffee na hinalisan ko. Nasaan na yun? Ne, yung kape ko pa pala, malamig na. Hayaan mo na. Na, where I put? Iba na talaga pag ulianin, di ba? Iba na talaga pang matanda. Kanina nandito lang yun. Ay, nandito. Ito pala. Oh man, ilang kilos kayo to? Nasaan yung kilo nyo ba to? Hindi ko na makita kung how many kilos to. Isang sako to eh. Mabigat din. Arabic kasi yung salita. Wala. Kaya ta, hindi. Wala. Hindi ko makita yun yung ano niya. Basta isang sako. Ayan o. Pwede na to. Wala nga. Kunti pa. Kasi hindi pwede. Hindi lasyado niya. Tapos mamaya, gigilin ko na to, guys. Powder. Magagawin powder. Para mix niya yung binili niyang powder para masarap. Tapos lagyan mo na ng mga ingredients niya, yung mga halik, yung powder milk, or coffee meat. Lagyan mo ng coffee meat. Tapos yung ginger powder. At tapos turmeric powder. Marami siyang hinahalo kaya yun ang katili lang. Pero pag ako, ang hinahalo ko lang dito is coffee meat. Masarap. Para pure coffee. Diba? Yan ang pure coffee. Dami to. Mga 2 hours siguro gawin ko to kung straight yung makina. Kasi minsan mainit ito makina eh. Mainit. Mainit. Hindi pwedeng ano yan, abusuhin yung makina. Kasi ito pa yung rice nila. Oh. Yung parang ano sa atin. Lulutuin namin mamaya kasi may bisita na naman. Yan, guys. Magkape na ako. Malamig na yung kape ko.
my coffee is cold na, o kaya nung muna yung makita ko, ma-under lang yun guys, para at least habang kumakain ako, nagtatrabaho. Diba? Ganyan ang buhay namin guys. Yan ang buhay ng OFW guys, diba? Yan. Nasunog na tinapay. Sarap. Masarap. Ano siya, yung matigas? Hindi na pwedeng lagyan ng palaman kasi napit-pit na. Kaya nga. Guys, bakit kaya mayroon akong i-share sa inyo at itatanong, sana sagutin nyo naman kung ano yung marunong kayong, kung ano yun, ang ibig sabihin, kung napipil nyo din yung napipil ko sa sarili ko. Kasi guys, hindi naman ako maduming tao, malinis naman ako, araw-araw naliligo, pero lang kasi yung shampoo ko ay pabago-bago, papalit-palit, minsan ano yung Dove, minsan Sunsilk, pero dating shampoo ko yung Vatica na ano dito. Tapos ngayon guys dito, kasi siguro sa puti, pero hindi naman eh. Ang kati, sobrang kati guys, kahit naliligo ko, araw-araw naman ako naliligo, pero sobrang kati ang ulo ko. Tapos mayroon parang ano, parang kapag tinitignan ko, parang may ano, sabi ko, baka may cancer na yung ulo ko. Tinanong ko nga yung anak ko kahapon, sabi ko, bakit ganun? Eh, sabi niya, ganun din daw sa kanya, kasi nga daw yung uban, pero hindi dahilan yung uban eh. Hindi dahilan yung uban, ngayon grabe ang kati, tapos siguro yung shampoo, yung Dove na shampoo ngayon, grabe. Kasi yan, eh, ano yun, nag-sale kasi ang Dove, di ba? Nag-sale ang Dove, napakalaki. Napakalaki yung Dove na binili mo. Ito, ito yung ginamit ko. Ito yung shampoo na ginagamit ko ngayon. Kasi, mula nung ginamit ko na to, grabe na yung kati ng ulo ko. Dumami. Ano naman to, maganda naman eh. Dry hair ito. Sana, pero nag-sale kasi sa Panda. Ito is 9 real lang. Kaya sabi ko, hindi, 10 real. Kaya binili ko kasi mura. Tapos ang laki, kahit dalawang buwan hindi ko maubos. Kaso lang guys, sobrang kati ng ulo ko. Nakakagigil. Nakakagigil guys, grobrang sagati ng ulo ko, grabe. Maraming puti ang buhok ko kasi akala ko pa yung kulay ko na ano, yung ang dahilan ko is yung kulay na ano yun, yung kulay na ano na anong tawag yan, yung binibili ko na kulay ko is ano ba yun? Oh my God, ulyanin na talaga ako, hindi ko na maalala, ano ba yun, yung laging pinapanood sa TV na I forget. Sorry. Nakalimutan ko na. Teka, yung makina ko. Umaandar pa yun eh. Ang kati guys, sobrang kati ng ulo ko. Parang ano, parang hindi ko naman, hindi ako makatulog. Ayan, pwede na. Ayan, papatayin ko na. Ilagay ko dito para malamig. Bagal. Ang bagal. Ito na guys. Palamigan ko mamaya. Ito pa. Ano ko na powderin ko na. Gagawin kong powder. Kaya, maging ganito na siya. Ito yung tira namin kahapon, di ba? Ito yung upload ko na in-close na. Close ni Lolo yung ano ko kasi marami kong sinabi doon. Ito, ganito nang gagawin ko. Pero hindi ganitong kapino ha kasi iba yung makina namin eh. Hindi masyadong ano, kapag dumami, masyado. Hindi.
Siguro dahilan sa, iwan ko kung dahil sa shampoo or dahil sa uban, iwan ko guys. Pero sana kung naramdaman niyo din yung naramdaman ko, mga katulad ko yung AIDS, mga 50, ganon. At kasi guys, nakati, sobrang kati. Nadidiri na ako eh. Araw-araw na, sabi ko nga, araw-araw naman ako naliligo. Hindi naman ako yung nag-absent kasi siyempre everyday naliligo ako. Talagang yun ang buhay ko eh. Hindi ako maligo. Kaso lang, ang kati, kahit na sinasyampuhan mo na, hinuhugasan mong mabuti, nilalagyan mo talagang minsan yung oil, nilagyan ko ng bad cotton, yung cotton buds. Tapos ililinis ko pa na ganun para at least sabi ko maano lang yung kati. Ganun pa rin. Kahit yung olive oil, ginagamit ko. Ngayon ko lang naramdaman nung naggamit ako ng ganyan. Pero ewan ko kung fake ito, kung hindi original, ewan ko lang. Pero papalitan ko rin kasi sayang lang, kaya tasing ko na. Kasi sayang eh, marami pa eh. Bago pa to, 1 week lang na binili ko nung nag-sale sa Panda. Supermarket, nag-sale kasi malaki. Ay, ayoko nang bumili ng ano, kung ano yung talagang dati mong shampoo. Kung ano yung ginagis ng shampoo kasi talaga ako, sanay na ako sa Sun Silk na pink. Yun ang talagang mula pa noon hanggang ngayon. Tapos sa barin naman is Batika. Batika, maganda yun. Batika na shampoo, maganda rin yun. Kaya babalik ako sa Batika. Pagka naubos ko yun, bibili ako ng Batika. Yung pang, Head and Shoulder. Maganda pa yung Head and Shoulder. Kasi wala naman akong balakobak, guys. Wala akong balakobak. Ewan ko ba, bakit nagkaganon? Meron pa ba? Ayan. Teka muna, maghugas muna ako ng kamay bago ako kumain. Nagigiri ako sa guys ng kati-kati. Tapos pagkatapos ko yun, kasi naglagay ako ngayon ng ano sa hulo ko bago nagising ako. Nilagyan ko ng ano guys, yung aloe vera. Inano ko dito. Inano ko yung kiss-kiss ko sa aloe vera. Para at least, may itignan ko lang kung maganda yung aloe vera. Tapos maliligo ulit ako, hindi na ako magsishampoo. Huwag ko nang igamitin muna yan. Tago ko muna yan. Tapos kape na tayo guys. Yan lang ang buhay. Ayan lang ang buhay natin. Tiis-tiis lang para may pera. O, nasunog na yung tinapay ko sa kadadaldal. Habang nag-ano ko ng habang hinihintay ko yung makina, magkape muna ako. Tapos mamaya, maglagay ako dun sa washing. Diba? Ganyan tapos, pag natapos ko na yung washing, nilagay ko na yung washing, magpunas-punas na ako dyan sa mga hindi ko natapos kagabi. But at least,